For the first question po, this is from Giselle Umbay. She's not here with us, Yusek, but the question po is, DepEd said, maganda raw po ang feedback ng resumption of in-person classes so far, with no students or teachers reportedly contracting COVID-19 yet. How about for DOH's part? Ano po ang assessment ng Department of Health sa implementation ng health protocols in our schools? Yes, magandang hapon po sa inyo lahat, our media partners, and of course those listening and watching dito po sa media forum ng Department of Health. So Giselle, katulad nung nasagot namin sa iyo before, we are in close coordination with the Department of Education. We are establishing the school-based surveillance system kung saan matatrack natin lahat ng mga nagkakasakit, nagkakasimptomas na both students and teachers sa ating mga eskwelahan. So nung isang araw, nakipag-meeting ang ating public health services team with the Department of Education through the Office of USEC Evidencing. At ito ang isa sa pinag-usapan na ilalagay na natin as part of the healthy learning institutions na ginagawa natin. So far, so good, nakikita natin yung pagpapatupad ng face-to-face classes. Protocols are being managed, and also nakikita natin there is also improvement in the regulation of traffic dun sa mga nanay na mga nag-aantay para sa ating mga kabataan at saka sumusundo during the time na uuwi na yung mga bata. So we will continuously monitor, and we are facilitating the immediate establishment of the school-based surveillance para mas matrack natin at mas ma-ensure natin na ang ating schools have this safety environment. Thank you so much, Yusek, for the updates regarding our face-to-face classes. We will now move forward to the question of, let's call on JP Nunez, and this is similar to Jomel and JC. JP, please. Check. Yusek, yung dun po sa recommendation nila sa lifting of face mask, baka daw pwedeng i-consider yung parang per area, yung kung saan tatanggalin lang yung mask, kung saan mabababa po yung mga kaso. Pero magiging delikado po ba kung sakaling ganun din yung ipatutupad po? Thank you, JP. No? So, kailangan maintindihan natin, hindi tayo pwede magpatupad ng fragmented o piecemeal na pagpapatupad ng mga protocols for COVID-19 response. Kasi alam natin na naaring mag-cross ng borders ang virus, maari rin na pupunta ang isang tao sa isang lugar, eased ang restrictions, babalik sa kanilang lugar, mahigpit ang restriction. So kapag tayo ay gumagawa ng mga protocols for this COVID-19 response, it has to be a one nation approach. Kung saan, kung ano yung pinapatupad ng isa, kailangan ipatupad ng lahat. So ito pong ating paglilift ng face mask outdoors would only happen among low-risk settings and low-risk individuals. Ibig sabihin, ang mga pwede lang na magpatupad ng outdoors na paglilift ng mask or voluntary use of mask, yung hindi crowded, yung maayos ang ventilasyon ng pupuntahan, and syempre, dun sa low-risk individuals lang. Ibig sabihin, ang mga nakakatanda, ang mga taong may comorbidities at immunocompromised conditions, ang mga kabataan na pumapasok sa eskwelahan, at ang mga taong sumasakay ng pampublikong sasakyan ay hindi maari. No? Ine-encourage pa rin natin, highly encouraging them to wear their face mask everywhere they go. Thank you so much, Yusek, for the clarification. And of course, JP, for your question. Your question is similar to JC Cosico and Jomel Gardner. We will now move forward to the next question from Bron Laksamana from Business World. The question po, Yusek, ay what vaccination strategy is the DOH recommending moving forward, especially with Omicron-specific COVID-19 vaccines soon to be available for purchase? What are the next steps in terms of procurement of such vaccines? Yes, Bron. No? So, unang-una, tayo po ay nakikipag-usap na sa mga manufacturers nitong tinatawag na new generation vaccines. We have already initially had some talks with these manufacturers kung saan meron po tayong mga
inaayos, no? Especially yung ating mga non-disclosure agreement. Pangalawa, yung mga term sheets natin. Kapag tinignan po natin itong mga bakuna na lumabas ngayon na bago and specific sa Omicron, this is still going to be evaluated again based on the processes of the government of the Philippines. We will still be further negotiating and discussing our agreements with manufacturers. So pag tinignan natin yung proseso, ang ating estimate na maari natin makakuha ng ganitong bakuna, baka mga first quarter of 2023 pa. So ang atin po ngayong specific focus na kailangan pagtuunan natin ng pansin hanggang hindi pa dumadating itong mga new generation na bakunang to, kailangan lahat tayo magkaisa, tayo ay mag-encourage pa rin lalo, no, nitong pag-receive ng mga booster shots ng ating mga kababayan, specifically the first booster shots. Kasi matagal pa yung panahon mula ngayon, which is September, hanggang dumating yung first quarter ng 2023, kailangan meron na kaakibat na proteksyon ng ating mga kababayan hanggang nag-aantay tayo for these new vaccines that will come in the country. Thank you so much, Yusek and Bron, for your question. We will now request Kat Davilia, Philippine Daily Inquirer. Hi, good afternoon po, Yusek. How would the proposed policy on masking affect COVID transmission in the country? May update po ba tayo sa projections? And another question po, with this new policy, should the government also widen coverage to include kids below 12 years old for first booster and the rest of the adult population for the second booster? Thank you po. Yes, Kat, thank you. No? So, ang mga kaso naman expectedly talagang naandyan pa rin at maaring ang tumaas because of mobility, because of face-to-face classes, at because nag-lift tayo ng ating mask mandate outdoors for low-risk settings and low-risk individuals. Pero ang kailangan pa rin natin laging balikan, maari nga natataas ang kaso, pero ang binabantayan natin would be those severe and critical and the number of deaths in the country. Pag tinignan natin ang mga severe at critical cases natin and even the deaths in our country, kahit na nung tayo ay may mask mandate pa outdoors, ito po ay na-maintain natin sa mababa lang. No? So we are just trying to prevent ito pong mga ganitong pagkakataon. So gusto ko lang pong i-shift yung ating mindset na maintindihan natin lahat. Ang virus po ay mananatiling kasama natin dito sa atin, no? And even globally. Ibig sabihin, ito pong mga numero ng kaso o yung mga magkakasakit with COVID-19, expected na po yan. Yun lang ang kailangan bantayan ng ating populasyon, yung mga severe and critical, at saka yung maaring mamatay. Kaya ang gusto natin at inihikayat natin ng ating kababayan, magpabakuna po tayo because these vaccines will save all of us from severe and critical infections, and also, maaari, masisave din tayo kapag nandun tayo sa punto na vulnerable tayo to death because of COVID-19. So ito pong ating mga ibang hindi pa nako-cover ng booster shots, katulad ng less than 12 years old, katulad ng mga rest of the population for the second boosters. Ang rest of the population for the second boosters hanggang sa ngayon, globally, wala pa hong complete na ebidensya na nagsasabi that it's going to provide more benefit to the population. Kaya hindi po tayo nagre-recommenda pa para dyan sa rest of the population sa second booster. Even in other countries, may iilang bansa lang na nagpapatupad nitong second boosters with the rest of their population, pero mas marami ang bansa na hindi nagpapatupad nito dahil nga po ang ebidensya ay hindi nagbibigay ng sapat na dahilan para ibigay natin ito sa ngayon. Also, with those 12 years old and below para bigyan ng booster, yun pong mga kabataan natin, less po ang chances nila, less ang kanilang risk base sa ating mga datos na nakikita natin na hindi naman po ganung nagkakaroon ng impact sa ating mga kabataan itong COVID-19. So we are confident enough with the first two doses of our 5 to 11 years old. Kailangan lang ma-ramp up pa rin natin kasi hanggang sa ngayon, 43% pa lang ng ating 5 to 11 years old ang nababakunahan. Thank you so much, Yusek. Another question po from Tele Radyo, Peter Musni,
He's not with us right now, Yusek. The question po ay, ano ang nationality ng traveler mula Pilipinas na nagpositibo sa monkeypox sa Hong Kong? Ilan ang mga nahawa sa flight? Ano ang mga protocol natin sa mga airport para masigurong walang nakakapasok o nakakalabas na mga kaso? Yes, Peter. No? So unang-una, itong nationality na to hindi pa kinumpirma sa atin ng International Health Regulation, yung ating Ministry of Health ng Hong Kong. Ang binigay nilang datos sa atin, basta sinabi nila, it's a foreign national. Ngayon kanina, nabasa ko sa ating mga pahayagan na meron ng pangbanggit ng nationality nitong foreign national na to. Ang isa lang na pwede kong i-disclose sa inyo, because I cannot give you kung ano yung nabasa lang natin sa dyaryo, kailangan ma-confirm namin through an official report to us by the Ministry of Hong Kong. One thing that we can assure our Filipinos that hindi siya Pinoy, no? So hindi siya Pilipino. Nagdaan siya dito sa Pilipinas bago siya umuwi doon sa Hong Kong. So he came from other countries as well. Nagpunta siya sa Canada, nagpunta siya sa Amerika. Pagkatapos nagpunta siya dito sa Pilipinas, tsaka siya bumalik sa kanyang lugar sa Hong Kong. Siya po ay nag-exhibit ng mga sintomas kapag dating na niya doon sa Hong Kong. And nagpalabas na rin po ang airlines na sinakyan niya kahapon na nagsaad, no, na nagsasabi at inaabisuhan ang mga nakasakay niya na mag-monitor ng kanilang sarili. So we were able to look at the itinerary at tinignan natin yung manifest ng eroplano at nakapag-identify tayo ng mga close contacts. Pag sinabi natin close contacts dito, this is because of the proximity of that individual with the passengers. Not specifically kasi nadikit sila o nagkaroon talaga ng ebidensya na sila po ay nagkaroon ng interaction dito sa individual na to. So we are closely monitoring them, but up until now, asymptomatic to lahat ng mga tao. Thank you so much, Yusek, for the clarification. We will now move forward to the question of Carolyn Bongkin, CNN Philippines. The question po is, gaano kalaki ang proposed increase ng DOH sa sin tax? Bakit po ito pinopropose ng Department of Health? May nakita na po ba, na nakakatulong ang tax increase para mabawasan ang bisyo ng mga Pilipino? And lastly po, may we know the DOH rationale para sa proposal nitong tax increase sa sugary drinks and junk foods, Yusek? Yes, thank you, Caroline. No? I think that's a very significant question. May iba naman tayo sa COVID. Ito pong sintax na to, malaki ang naitulong sa buong gobyerno, lalong-lalo na sa kagawaran ng kalusugan, lalong-lalo na sa ating populasyon. Because this sintax is part of our strategies for us to be able to regulate and control these different lifestyle risk factors. Alam po natin ngayon na ang mga lifestyle risk factors sa ating bansa ay mataas. Naandyan na po yung sa sigarilyo, naandyan na po yung sa alcohol. Ngayon, dinadagdag po natin yung sweetened beverages, dinadagdag natin ang junk food. Alam po natin lahat na ang sweetened beverages at saka yung junk food can contribute to obesity or overweight. And these contributing factors becomes lifestyle-related factors kung saan may mga pag-aaral na kapag ang bata na umpisahan sa mga ganitong mga klaseng pagkain, paglaki nila, obese din sila, and pumapasok na yung risk nila sa iba't ibang mga non-communicable diseases. Ang naging epekto nitong sintax sa ating mga different na mga sins na tinatawag o mga bisyo ng Pilipino, noon pong 2012 na nilabas po ang sintax law at tayo po ay naipatupad po natin ito, ang atin pong number of smokers then was about 30% of the population. Noon pong huling Global Adult Tobacco Survey, bumaba po ito sa 24%. Dati rin po, meron tayong data from DOST FNRI Expanded National Nutrition Survey, kung saan pinakita na nag-decline yung smoking prevalence dito sa Pilipinas from 31% in 2008 to just 20% in 2019. So yun po, pag tinignan natin, malaking bagay po iyon dahil yun po ang ating tinitignan para makita natin yung risk ng populasyon at saka yung burden sa population, because we know that this kind of lifestyle
will lead to diseases eventually, the non-communicable diseases, and will be an economic burden also to the country. Gusto ko rin sabihin na ang atin pong obesity or overweight statistics noong 2018 po, nagpakita siya ng sustained increase from 31% in 2015 to 37% obese individuals in the Philippines by 2018. So this is already a public health concern. Dahil alam natin na yung pong risk ng isang tao na overweight o di kaya ay obese sila, mas mataas po ang risk nila to develop these non-communicable diseases. As to the question kung magkano yung pinopropose natin, ito po yung pinag-aaralan pa rin natin sa ngayon, magkano yung kailangan pa natin dahil alam natin na nakakakuha na tayo ng sin taxes from alcohol, from tobacco, from heated products, tobacco products at saka sa vape. Ngayon idadagdag ang sweetened beverages at saka yung junk food. Titignan natin paano ito makakatulong sa pagpapatupad natin ng universal healthcare because yan yung primarily na ginagamit natin para tayo makaagapay sa pagpapatupad ng UHC. For 2022, we got around 59% of our budget or 155 billion from the sin taxes. So ganito po yung gusto nating makita in the coming years that these sin taxes can fund the different interventions that we do to provide universal healthcare for everybody. Thank you so much, Yusek, for the very comprehensive response to the question of Carolyn Bongkin. Next question po is Rica Noriega, and we have her here with us. Good afternoon po, ma'am. May we ask po for the DOH's comment regarding po sa statement ni former Health Secretary Janet Garin urging the department to preposition antiviral medicines po for COVID-19 in light of the proposal po to make wearing a face mask optional po. Yes, no, so tayo naman po katulad ng atin pong laging sinasabi, tayo po ay may prepositioned medicines na sa iba't ibang ospital natin sa buong bansa. When Omicron struck us in January to March of this year, around February or March, nakapag-release tayo ng isang polisiya kung saan niliberalize natin ang paggamit ng gamot na mga ito, itong mga antivirals. We made this available also commercially dahil nagkaroon ito ng conditional marketing authorization that even private suppliers or private sector can procure dito sa mga gamot na ito because it has CMA. So by saying that, hindi lamang po nasa public hospitals natin ang mga gamot na antivirals na kailangan natin to prevent the progression of the COVID-19 disease to severe forms. Meron din po tayo sa mga private sector natin, meron din po commercially available sa mga drug stores na FDA licensed. Kailangan lamang po alam ng ating mga kababayan kung paano gagamitin. And for these specific antivirals, kapag po kayo ay may kahit isa lang na risk factor of progressing to severe illness, kayo po ay senior citizen, maaari kayong uminom ng gamot na ito, kailangan lamang po prescribe ito ng inyong mga physicians at kailangan namomonitor din kayo ng physician nyo habang ginagamit nyo po. So yes, we agree to that. We are prepared for these antivirals. We have it in our public facilities and it is also commercially available for our citizens. Thank you so much, Yusek and Rica, for your question. That is also similar to the question of JP Nunez ng UNTV. Second round of media questions, Yusek, and we have a question from Giselle Umbay. Can we have updates on the counseling session among unvaccinated students and teachers in schools? And of course, the mobile vaccination. Yes, no. So Giselle, unang-una meron ka tayong continuous coordination between the DOH regional offices and our Department of Education kung saan nagkakaroon tayo ng iba't ibang activities across the different schools in the country for us to further encourage teachers, non-teaching personnel, and even the parents of our students. Meron tayong mga meeting na sinasagawa with their administrative personnel and staff. Meron naman po mga forum for our teachers and students. Nag-o-orient din tayo tungkol sa COVID-19 vaccines at ang kahalagahan nito.
And then, syempre, nagkakaroon tayo ng mga one-on-one meetings with our different officials of the Department of Education. Sa ngayon po, meron tayong 3,135 vaccination sites across the different schools in the country. Ang atin pong mga mobile vaccination sites, we have a total of 6,473. So pag tinignan natin po ang efforts natin on the ground, very intensive. So we just need to have our citizens. Nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga nanay, tatay, na sana po no, magpabakuna na ho tayo, na andyan na po, nilalapit na natin ang mga bakuna sa bawat komunidad natin sa ating bansa. Please have yourselves vaccinated. Ito po ang makakapagprotekta sa inyo, pati na rin po sa inyong pamilya. Thank you so much, Yusek. We will now move forward to the question of Jamel Garner. The question po is, last week, the Department of Health was urging the Cebu City government to follow the national government protocols. Ano po ang mensahe natin sa public, given po na meron na po tayong recommendation to the President regarding the masking mandates? Well, unang-una, kailangan alam natin lahat that the COVID-19 is evolving, the situation, yung pandemya, it's evolving. Evidences also are evolving. Kailangan alam din natin that the virus is here to stay. And the virus will not just go away dahil ayaw na natin siyang isipin. Kailangan alam din natin that after almost 3 years already into this pandemic, all of us have to learn kung paano tayo mananatiling protektado laban sa virus na to. By having said that, kailangan maisip din natin, it is not just health that you think about here in the country. We also think about paano mabubuhay ang mga tao economically. So ito pong lahat ng ito, napag-usapan ito sa ating IATF, napag-usapan din sa ating presidente. And ang katulad nga po ng sabi natin, yun pong risk natin sa labas, mas mababa kaysa kung nasa loob tayo. At yun pong mga high-risk individuals at saka high-risk settings, talagang yun po talaga ay ipinaglalaban natin na hindi muna natin gagawin dahil gusto pa natin talaga na magtuloy-tuloy ang proteksyon na yan para sa ating kababayan. Ngayon, dito po sa ginawang pamantayan na ito, itong panuntunan na optional tayo na face mask, kailangan maintindihan ng ating kababayan, unang-una, this is going to be outdoors. Pangalawa, this can only be done among low-risk settings and low-risk individuals. Yun pong hindi crowded, yun pong maayos ang daloy ng hangin, maari kayong magtanggal ng mask kapag pinaputupad na itong polisiya na ito. Kapag ka kayo ay hindi nakakatanda, hindi po kayo, wala kayong comorbidity or immunocompromised conditions, maaari po kung sa tingin nyo, based on your risk assessment, pwede nyo tanggalin ang mask nyo. Kapag ka kayo ay pumapasok sa eskwelahan, mga kabataan, we highly encourage the mothers and the parents, pagsuotin nyo pa rin po ng mask ang inyong mga anak dahil iba ang interaksyon ng mga bata sa eskwelahan, lalong-lalo na indoors pa rin most of the time ang eskwelahan. Pang-apat, pagdating sa public transport, kahit kayo po ay nakapila lang, kailangan nyong isuot ang mask. What we would like to give as message to the public regarding this matter, kailangan po tayo in our own way ma-assess natin yung risk natin. Meron po tayo mga iba't ibang layers of protection. Naandyan po yung pagmamask natin, naandyan yung physical distancing, naandyan yung adequate ventilation, naandyan yung bakuna natin, naandyan yung palagi ang pag-uugas ng kamay. Kapag nakuha po natin lahat ito, we are perfect. 5 out of 5, protektado tayo. Pero ngayon na nagkakaroon ng optional na policy for the masking, kailangan siguraduhin natin na yung 4 pa na layer natin na protection, nagagawa natin. Katulad ng dapat, magpabakuna tayo para confident tayo pag lumabas tayo dun sa labas, natatanggal tayo ng mask, alam natin, bakunado tayo, hindi tayo nag-aagam-agam if we have that kind of policy. Kailangan piliin natin yung pupuntahan natin. Alam natin na pag pupunta tayo sa lugar na matao, kailangan nagmamask tayo. Pag pumunta tayo dun sa parke na wala masyadong tao, well then, you can remove your mask. So this boils down sa pagkikipagtulungan sa atin ng bawat Pilipino. Kailangan alam natin kung kailan tama
na maging optional para sa atin at voluntarily tinanggal natin ang mask. Pero kailangan din alam natin kung kailan dapat suot-suot natin ang mga mask natin. Thank you so much, Yusek, for the very comprehensive answer. May I ask TV5, JC Cosico, to give your question. Hi, ma'am. Some health experts are calling for the revision of the Pinas Lakas campaign amid yung low booster coverage, yung first booster. And they want to, the DOH rather, to focus yung messaging sa kahalagahan ng boosters. What are your thoughts on that? And request po kami ng data on Pinas Lakas, please. Thank you. Unang-una, yung messaging as to the value of the boosters, tingin ko araw-araw na, JC, parang baka nga nagsasawa na yung mga tao, kakaulit-ulit, ano? Kasi kasama yan sa messaging house namin. At yun pa rin naman ang paulit-ulit na inuulit natin sa ating mga kababayan, kung ano po yung kahalagahan ng pagbabakuna ng booster shot. Alam natin, nag-away ng immunity. Alam natin na maraming vulnerable sa ating bansa na kailangan pa mabigyan ng bakuna. So we strongly encourage our citizens na makapag-receive ng ating mga bakuna. Ano ba ang dapat baguhin? We had been trying to re-strategize, para makita natin kung ano pa ang mga pwede nating gawin. Dahil katulad nga ng sabi namin sa inyo, napaka-intensive na ng ating operations on the ground. Makikita natin, local governments are mobilized. Lahat ng ahensya ng gobyerno nagtutulungan na para lang na maipa-improve natin ang coverage ng pagbabakuna. But still, the uptake is very slow. So ngayon, magkakaroon tayo sa September 26 to 30, itong special vaccination days, kung saan it's going to be a whole of government and a whole of society approach. Kanina po, nag-meeting tayo with the development partners. At dito, humingi tayo ng additional o yung kanilang continuous assistance ma-refocus at ma-re-channel sa BARM. Para matulungan lang natin ngayon ang BARM hanggang matapos ang taon na maitaas natin ang antas ng pagbabakuna. Sila lahat po ay nakapag-commit dito po sa atin pong direksyon na talagang ibuhos muna natin ang ating effort sa BARM para matulungan natin yung mga lugar doon para maitaas ang pagbabakuna. Another one, we had a meeting with the medical societies, we had a meeting with the local governments para talagang ipaalala sa kanila ang kahalagahan ng pagbabakuna at makuha natin din ang kanilang suporta. Ang ating national government agencies gave their commitment. They are going to help us. Through the IATF, we included in the resolution na kailangan ang mga national government agencies should implement policy interventions para maipataas natin ang antas ng pagbabakuna. So ano ba yung mga halimbawa ng mga policy interventions na to? Maari na magkaroon ng perks ang Department of Tourism para dun sa mga magta-travel sa mga local tourist sites na dapat yung may tatlong doses ng bakuna ang pinapayagan natin. O di kaya dun sa establishments pagka pumasok, katulad ng ginagawa natin dati, na ma-check nila yung mga nagpumapasok sa establishmento kung sila po ay boosted o hindi. Pangatlo, sa mga workplaces, maaari nating ituloy para sa ating mga empleyado, ito pong ating incentive and disincentive. Kung saan, yun pong mga hindi bakunado o hindi kumpleto sa with the booster shot, ay kailangan pa rin magpa-test ng maybe once a month. So these are the things that we can do so that we can push further our citizens to receive their first booster shot. We're not saying it's going to be mandated. This is going to just be part of those strategies to incentivize and to disincentivize those who have not yet received the first booster shots. Ang ating Pinas Lakas campaign accomplishments as of meron tayong 27,000 for the A2 accomplishments, and this is 2.56% of our targets. And meron din tayong 2.3 million plus for our first booster shots, which is about 9.93% based on our targeted individuals. Thank you so much, Yusek and JC, for the question. Next question is from Rafi, please. Hi, Yusek. Pinapoint out po ng isang doktor that the use of face mask does not really pose a burden on the economy.
hindi naman daw po nahahamper ang economic activity sa pagsusuot ng face mask. But we know that economic managers are saying otherwise. So can you explain, ma'am, kung how the optional use of face masks for non-immunocompromised and low-risk settings will lessen the burden on the economy po? Well, I am not an economic manager, Rafi, no? So I really cannot give you exact terms or answers to that. But what I can tell you would be, I think this is part of all of us living with the virus and moving forward. In terms of the question as to how it's going to help our economy, I leave it to our economic managers to answer that. But as I've said, this is part of us moving forward and having this mindset na lahat naman talaga tayo maaring magkasakit. Pero ang importante lang sa atin, huwag lang magkakaroon ng malubhang impeksyon o kaya ay mamamatay. At paano natin gagawin yan? Magpabakuna tayo for us to prevent that to happen. So that lahat tayo pupunta na dun sa face at mindset na maari na tayo at the very least, no, makabuhay ng parang dati, kung hindi man talagang parehong-parehong parang dati. Pero at least everybody's leading this kind of direction where we know that we can live with the virus and we know how to protect our population. Thank you so much, Yusek and Rafi, for the question. Mads Villar, please. Hi, Yusek. Kapag po ba naging voluntary na po yung pagsusuot ng face mask sa open areas, meron po bang bagong projection yung DOH na posibleng maging average daily cases natin? And also, yun po kasi yung kinakatakot kasi ng medical professionals na baka magkaroon daw ng surge ulit ng mga kaso. Kamusta na rin po yung healthcare utilization rate natin? Thank you po. Thank you, Max. Meron tayong mga bagong projections. I think that was September 2. Galing to sa autumn, but this is from the National Capital Region lang ang kanilang ibinigay. At base dito, kung magtutuloy-tuloy yung ating mga booster slow uptake, at saka yung ating pagbabakuna sa mga nakakatanda, at wala namang bago pang variant na lalabas, and the mobility remains to be at this level, we might be seeing around 1,259 to 5,375 cases per day. This may start, no, start of October, and pwede itong magtuloy-tuloy. Pero ang katulad nga ng lagi kong sinasabi, these are projections, no? And these projections are based on scientific assumptions. So ngayon, kung itong mga scientific assumptions na to ay hindi matutupad, halimbawa, tumaas ang booster uptake natin, halimbawa, ang ating mga kababayan mas naging mas maingat at mas lalong sumunod sa mga protocols natin for safety, this may not be happening. This may not happen at pwede magtuloy-tuloy na bumaba na ang ating mga kaso dito sa ating bansa. Our healthcare utilization right now is still at low risk. Less than 30% both for the ward utilization and the ICU utilization. Kanya lamang may nakikita tayong medyo pagtaas sa BARM area para sa ICU utilization. Kung tinignan natin, dahil meron silang 11 na severe at critical na naka-admit sa kanilang 20 ospital. So pag tinignan, 20 beds, no, dun sa kanilang mga ospital. Pag tinignan natin, napaka-konti lang talaga ng kanilang space, no, o yung kanilang number of beds para sa kanilang ICUs. Kaya pag konti lang ng taas ng pag-admit, tumataas ang utilization rate. Pero just to say and to tell you na sa ibang lugar sa bansa, wala naman tayong nakikitang ganun, no? So we're closely monitoring at atin po talagang binibigyan ngayon ng lubos na assistance ang ating BARM in terms of dito sa pagbabakuna, pati na rin po sa kanilang healthcare system. Okay. Thank you so much, Yusek and Mads, for your question. Remaining two questions na lang po tayo, Yusek, from Red Mendoza, and then last with the Mark Salazar. Yes po. Good afternoon po, Yusek. Reaction lang po sa sinabi ni Dr. Salante kahapon na hindi po dapat sumunod lagi ang Pilipinas sa mga protocols na ginagawa ng ibang bansa. In this case, dito sa masking. Kasi yun nga po, parang sinabi nga, parang kino-compare po tayo, or kino-compare po tayo sa Myanmar, which is the only ASEAN country kasama ng Pilipinas na nag-retain ng mask, while other countries in Southeast Asia like in Thailand and Singapore
nag-lift na po ng mask mandate. Sinabi po ni Dr. Solante na ang Thailand, and Singapore can subsidize their high-risk populations while ang Pilipinas naman po ay hindi. Your reactions po? Yes, thank you, Red. No? So, agree naman ako doon na hindi naman natin kailangang gumaya sa ibang bansa. Pero importante pa rin yung mga experiences ng ibang bansa para makapagbigay sa atin ng mga rekomendasyon o di kaya makita natin what's happening in their country and how we can also do that. We cannot also naman remain to be doing so restrictive, no? Yung mga very restrictive implementation while the other countries are not doing it anymore based on their experience also. So ito po yung mga importante kapag may nangyayaring pandemya. It is the sharing of experiences between and among countries, but not necessarily nagagaya ka. Katulad niyan, yung mga ASEAN countries naman na yan, hindi naman yan sabay-sabay na nag-lift ng kanilang mga mask mandates outdoors. Nagkaroon din yan ng mga timing sa kanilang mga sitwasyon. Tapos, hindi rin naman din pare-pareho ang kanilang pagpapatupad. Doon po sa ibang bansa, naging staggered ang kanilang or faced ang kanilang approach sa pag-lift ng mga mandates sa mask. May marami sa ASEAN countries, hanggang sa ngayon, outdoors pa lang talaga ang voluntary. Sa indoors, hindi pa rin. And especially, marami rin sa kanila, pagdating sa transport system or transport sector, non-negotiable, kailangan nakamask. So itong mga experiences na ibang bansa, malaking bagay din yan para sa atin. Lalo na't alam natin that a lot of things about this disease is unknown. So kailangan nakakakuha rin tayo ng mga inputs galing doon. But I agree that we do not need to copy them every time. Nagkaroon tayo ng decision base sa ating mga pinag-usapan sa IATF, meron naman tayong mga datos na pinangahawakan. Meron din naman tayong mga safeguards na at mga kompromiso na ginawa. Kung saan, sa tingin natin, even the Department of Health, with these compromises na gagawin lang natin sa low-risk setting at saka sa low-risk individuals, this can still safeguard our population. And also, this can also, we hope that this can encourage more of our population to get vaccinated. Kasi mas magkakaroon tayo ng kumpiyansang lumabas na kahit na walang mask kapag ka low-risk ang setting, kung bakunado tayo. Thank you so much, Yusek. Mark Salazar, and after Mark, Yusek, meron pa pong last and final question. Mark, please. Good afternoon, ma'am. Kamustahin ko lang po, ma'am, yung naging discussion with the President yesterday about the relaxing of the outdoor wearing of face mask. Somehow nagkaroon na ho ba ng timeline, agreed in that meeting? At ano po ang naging inputs ng lahat po ng nasa meeting ngayon? Did everyone agree on lifting the mandatory wearing of face mask? Yes, thank you, Mark. No? So nagkaroon tayo ng pagpupulong kay Presidente kahapon kasama ang DILG kung saan tayo po ay nag-present ng atin pong mga prosesong ginawa at saka mga pag-aaral na naipresenta during the IATF. We explained to him the process at saka yung mga iba't ibang mga panukala o rekomendasyon ng iba't ibang sektor. And after that, he also gave his guidance. Kaya nga lumabas po na pagka public transport, non-negotiable yan sa atin. So there was this discussion kung saan binuo natin kung ano dapat ang lamanin ng executive order ng ating presidente. And as to timelines, he instructed that as soon as the Office of the President can prepare the executive order with all of the specific provisions included, ipapalabas nila at magpapatupad na tayo. Thank you, Yusek. Last and final question from Rafi, please. Ma'am, nabanggit niyo po kanina na parang it's really up to the individual, no? Pero ano po yung magagawa natin para masigurong hindi ma-abuse itong optional use of face mask na talagang yung mga people who are not immunocompromised, who are not seniors lang talaga, tapos susunod rin yung mga nasa public transportation kasi wala rin naman talagang nagbabantay 100% at all times. Thank you, Rafi. No? So when we say that it's going to be up to individual behavior, it also means to say that local governments will also depend on the practices and the capacity of local governments to enforce and to monitor.
So ngayon, nananawagan po tayo dahil meron po tayong ganitong mga polisiyang lalabas. So nananawagan tayo sa local governments because kung hindi po natin mababantayan at hindi po natin mai-enforce ito pong ating distinction kung kailan lang tayo pwedeng maging voluntary na walang mask, baka po talagang magtuloy-tuloy yung sinasabi nating expected increase in the number of cases. So sana po tayo lahat magkaisa tayo. Magpapatupad tayo ng isang polisiya para lahat tayo, we can all learn how to live with the virus. But each of the different sectors should have also their responsibilities and accountability so that mapatupad natin ng maayos. The policy will be there, but each individual should be able to assess their risk. Alam mo dapat kung ikaw ay lalabas o kung ikaw ay magmamaskara kapag ikaw ay lumabas o kung hindi dapat at pwede ka lang na walang mask at you know, patuloy kang nandun lang sa walang masyadong taong lugar. Alam din dapat ng local governments that we are going to implement this policy at kailangan po namin ng tulong nyo para po maipatupad natin ito na maayos whereby kapag nakita natin, especially in the public transport sector, na hindi na papatupad ang pagsusuot ng mask, kailangan tawagan natin ng pansin yung mga ganitong mga pangyayari para mapigilan natin kung sakali na magkakaroon man ng pagtaas ng kaso because of this. So tayo lahat po magtutulungan kasi kung hindi po ay babalik at babalik po tayo doon sa mga previous natin na mahihigpit na regulasyon na ayaw naman natin lahat, gusto na ho natin lahat to live with the virus, but at the same time, we do not want that we compromise the safety of the population. Kaya kailangan lahat tayo magtulong-tulong dito. Thank you so much, Yusek. And those are all the questions we can accommodate for this media forum. Yusek, your final remarks and your message to the public. Yes, gusto ko lang ho magpasalamat again to all of our media partners. Alam po namin, katulong namin kayo sa pagpapakalap ng tamang impormasyon sa ating mga kababayan. Thank you also sa ating mga kababayan na hanggang sa ngayon patuloy na tumutupad at sumusunod dun sa mga protocols natin na para mapigilan silang magkasakit. Alam po natin lahat na ang virus po, yung COVID-19 virus, ay mananatili kasama natin. Hindi po siya basta-basta mawawala na lang sa hangin at hindi na natin mararamdaman. It's going to stay with us. Even WHO, yung kanilang Director General, si Director General Tedros, nagkaroon siya ng statement. Sabi niya, hindi porke wini-wish na natin na matapos ang sitwasyon, basta na lang aalis ang virus. It's going to stay here with us and we need to learn to live with the virus. Kailangan marunong tayo mamuhay. Kasama po natin itong COVID-19 virus. Pag sinabi nating marunong mamuhay kasama ang virus, alam natin how we will protect ourselves. So kailangan lamang po maisip natin na kapag tinignan natin ang ating protection sa ating sarili, meron tayong iba't ibang layers of protection. Meron po kayong choice na magmask, may choice kayo magpabakuna, may choice kayo kung pupunta kayo sa mataong lugar o sa hindi mataong lugar, may choice kayo kung maayos na ventilasyon ang pupuntahan nyo o pangit at enclosed na ventilation. So kapag tinanggal at naging optional ang pagsusuot ng mask, which is one dun sa mga layers ng protection nyo, kailangan siguraduhin nyo sa sarili nyo na yung natitira pang ibang protection ay mayroon kayo para protektado pa rin kayo. So unang-una na dyan, magpabakuna kayo. So kumpiyansa kayo pag lumabas kayo na maaari kayo magtanggal ng mask kapag hindi matao ang lugar. Kailangan siguraduhin lagi, huwag kayong pumunta sa matataong lugar kung ayaw nyo magmask at saka dun sa mga pangit ang ventilasyon. So lahat po ng ito, kailangan ng tulong ng bawat Pilipino. Kailangan po natin na laging titignan kung maaari bang tanggalin o hindi maaring tanggalin ang maskara base po dun sa risk na meron tayo sa ating sarili. So kailangan lamang po magtulungan. We call on our local governments, we call on our national government agencies at bawat Pilipino dito sa ating bansa. Magtulungan po tayo, let's have a one nation approach to this at sama-sama po tayo makaalpas dito sa COVID-19 na sitwasyon na kinakaharap ng ating bansa. Maraming salamat po and we'll see all of you next week.